gaano man kabigat ang hamon. Sipag at malasakit ang kanilang laging tugon. Kahirapan na ngayon sa pandemic, ikaw as teacher gusto mo pa ng more time with your student, hindi lang sa pagtuturo. Yung mga estudyante po namin, naglalakad po sila ng mga 2 hours, mga 2 oras po sila para po sila makarating sa school namin. Alis po sila ng bahay nila ng mga 5:30. Kaya pinapauna po namin silang mag-recess kasi nagugutom na agad sila kasi nga naubos na agad yung energy nila sa paglalakad. Barangay na kinikater ng school po namin ay Barangay Buksol. May ilog po na tinatawid yon, tapos yung Barangay Guba at saka Barangay Malvar. Medyo may kalayuan po talaga yon. Tapos pwede po ito sa mga estudyante po ng Bubon pa na medyo may kalayuan din, na talagang malayo din. Pero ngayon, pwede na siyang ma-access ng motor at ng sasakyan. Pero may mga estudyante pa rin kami na kailangan maglakad ng ilang oras bago nila marating yung school namin. Nagkakandak po kami ng home visitation. Experience namin yung paglalakad din ng mga estudyante namin para maramdaman namin kung gano'n sila kapursigido para matuto at magkaroon ng magandang edukasyon. Meron kaming barangay Jose Avad Santos na medyo marami talaga seryo nilalakad namin at medyo bundok-bundok pa. Pag maulan, mahirap po siyang lakarin. Excited na excited lagi yung mga estudyante namin na this pandemic, they're very excited to see us kasi, ay, andiyan sina ma'am, andiyan sina teacher. Dali-dali, mag-gather na yan sila. Ang ginawa po namin, download po kami ng mga educational video. Binibitbit nila yung TV, binibitbit nila yung knowledge channel video sa isang viewing station at doon po ipapalabas ng mga teacher yung mga learning videos na mayroon ng knowledge channel na nakumpile na binigay niyo po sa amin. Pag sa pagpapakita kasi ng mga video, parang nagkakaroon din yung mga bata ng interest, hindi lang si teacher salita ng salita, di ba? Ay, may nakikita silang mga artista, naiinganyo din silang manood at may natututunan din sila. Thank you so much, Knowledge Channel, and not only for the videos, but also for training na kinandak. Yung the best na natutunan ko is about doon sa gamitin ang thinking maps. Pwede mong magamit yung thinking maps para makuha mo yung mga prior knowledge ng mga bata o assist mo sila doon sa lesson mo. During our home visit, sabi ng mga estudyante minsan namin, Ma'am, pwede ka pang magtagal, pwede pang ganito, meron kasi akong kwento. Parang, pero ini-explain namin na meron lang kaming 15-minute rule kasi nga, baka hindi namin alam, kami as a teacher ay magiging carrier din ng virus. Siyempre, hirap na hirap ka pa kasi kailangan mag-mask, kailangan may face shield ka, talagang kailangan naka-PPE ka, minsan yung bata, may dala-dala kang alcohol. Kailangan mong lift up or maging positive yung paningin nila dito ngayon sa pandemya, na kahit may pandemya, kailangan patuloy lang kasi alam natin na matatapos din itong crisis na ito. Nung nag-start pa lang yung pandemya, kaming mga teacher, parang personal nag-ano kami sa mga kaibigan namin kung pwede ba silang magbigay kahit man lang po konti. Binigyan namin yung mga estudyante na may mga papel, na mga ballpen kasi karamihan sa kanila sa totoo lang ay walang mga ballpen at walang mga papel. Kahit mga notebook man lang. Yung iba nga, parang yung likod ng kalendaryo, parang sinusulatan nila ng mga sagot. Kaya ang ginagawa namin, binibigyan din namin sila ng mga, kahit konti lang, at least meron silang school supplies. Makikita mo din naman sa sitwasyon nila, hirapan na nga silang parang bang sa pang araw-araw na lang nila, pipilitin mo pa ba sila bumili ng notebook? Kasi minsan sinasabi ko sa mga parents, unahin yun na lang pagkain, kahit sa likod ng papel, kahit sa anong papel pa yan, okay nang isulat yan. Or kung, kasi yung school, meron naman mga bond paper, pagpunta nyo dito, manghingi kayo sa akin ng bond paper, bibigyan ko kayo. Siguro mga 10% sa mga estudyante namin walang mga school supplies. Yung school po namin hindi masyadong nagpapa-project na masyadong mamahalin. Ang pinapagawa po namin mga project sa mga bata po namin o yung mga performance tasks ay yung mga bagay-bagay na nakikita lang nila sa mga bahay nila. Ang pinagawa namin, mga banig. Pag nagawa nila yung mga banig, binebenta po. So, that is already an additional income to the family. Meron po mga teachers, hindi lang teachers yung bumibili, kundi yung mga kaibigan din po namin.
nakakaawa yung mga bata. Ba't mo pa sila pipilitin bumili ng mga notebook o mga papel? Ibili na lang nila ng pagkain kasi minsan sa kanila hindi kumakain. Hindi sila nakapag, three times a day na meal, hindi nila nagagawa yun kasi nga sa hirap ng buhay. Talaga mga guro, meron kaming supply sa loob ng classroom namin ng mga notebook, ng mga papel, ng mga ballpen. So in case yung mga estudyante namin ay nangkingi, maibibigay mo. Kasi iba rin yung nararamdaman kasi ako as a naging mag-aaral din ako, isang galing lang din po ako sa mahirap na pamilya. Na-experience ko din po yung manghingi ng papel, nang walang ballpen. So, ngayon na guro na ako, gusto kong, ayokong maramdaman yun ng mga estudyante ko. Kaya yun. Pasensya na! Pagdating sa mga estudyante ko, maano talaga ako? Pasensya na! Alam niyo ni ma'am, kahit nagkikwento ako sa kanya kasi naman po kasi yung pinagdaanan nila. Kung pandemic na sitwasyon, ang hinihingi ko po ay sana matulungan po yung mga estudyante ko na magkaroon. Mabigyan namin sila ngayong school year sana ng school supply. Ang hinihingi po namin sa mga stakeholders ngayon ay sana mabigyan kami ng more TV, projector, tapos mga hard drive, yun po yung mga inaano namin ngayon. Kung nakikita nyo lang po yung sa field talaga, tapos yung estudyante mo, nagkikwento sa'yo kung paano mo sila tulungan, kung paano mo sila na-motivate, kung paano mo nabago yung buhay nila, yung pananaw nila sa buhay, yun yung siguro yung greatest accomplishment mo as a teacher. Kasi yung edukasyon, yung bagay na hindi mananakaw, nino man sa'yo. Ako si Teacher Rhea Alo at ito ang aking kwentong school at home. Patunay na sa ating pagtutulungan, anumang pagsubok ay makakayanan. Ikaw, ano ang kwentong school at home mo?